ni mga dog. So ngayon, di-testing ko na tong motor ko dun sa racetrack ni Paring Miguel. Dun pa rin dito sa amin banda sa may Pangyan, Kalinan, Davao City. So na-testing ko na to, yung torque niya. So, medyo may lakas talaga siya mga dog. So okay na okay yung setup natin ngayon. Pwede na ikarera. Problem na lang is how to control. So paano ko i-control yung motor? And ko rin parang papalita ako ng gulong kasi medyo maliit yung gulong ko. Napipil ko na na hindi siya kumakapit. And yung lambot ng gulong, tingin ko papalitan ko yung mas magandang gulong mga doon. So gastos again. So ngayon sa mga tubak-tubak dumadaan. Hindi natin mamano ah. So para talaga siyang race bike na 250cc. Kinaibahan lang, mas magaan yung chassis ng mga 250. Pero yung makina halos pare-pareho na, pare yung sigaw. Napansin ko rin medyo high speed yung transmission natin. Siguro ganun din yung side yung transmission itong CRF-150. Pero kayang-kaya siyang dalhin ang setup natin ngayon mga dog. So dito na tayo kinaano. Ambot na tanaw nandun niya, kaya puti daw yung tabas yung mag-tail daw sila. Trail sila dito? Yeah, bihunan daw sila lagi ah, wala na ako ni sabay. Pagay, di mo ko sabay eh. Half day na mag-o. Ay, nga eh. Eh, madam kayo mag-o. Ay, mamarap naman din mo. Pang pamili, kuhan mong tayaha ka ron. A few moments later. So, ito na mga dog, testing natin dito. Mag-ikot muna ako.
tayo mga do. So napansin nyo ang taas ng minor ng motor ko. So yung gas na nilagay natin is dun sa hindi pa mainit sa pagtotono. Ano pa? Tingin ko kulang. Kaya lumalakas yung minor sa pag-init na siya. So i-adjust lang natin yung konti. And yung motor ko nga pala is nasa honing stage pa. So baka yung nagtataka kayo kung bakit nabibira ko siya agad. So dito sa amin, dito sa Team CKS, sa experience namin sa racing, may mga nagagawa na kami na dati-dati pa para pwedeng mabirit yung motor o ma-diretso na piga agad. So meaning nasanay na kami na ginagawa yung mga technique namin sa para hindi mag-overheat yung motor. Doon naman sa mga sabi nila yung pitch bike na the block is sirain. Ang mga advice ko lang sa kanila, eh yung motor ko is stacked to eh. Kukuhanin nyo yung sakto-sakto ng compression. So hindi porket nakuha nyo na yung alimbawa, na-refresh nyo yung head, na-refresh nyo yung block, hindi na mag-skip ang compression nyo. No. Pag yung compression nyo ay sobra, tatakas at tatakas talaga. Gahanap talaga yan ng may iskipan niya. So, eto sa akin, sukat na to. May compression ratio ako nilagay dito na gamit yung burette. Tapos, nakakalculate siya dun sa cam. So, wala to sa libro. Pero, based to sa experience ko sa kaka-racing namin. Simula 2007 hanggang ngayon. Bata pa ako nun experience ko. Yung mga siyempre yung mali natin dati is kinokorek natin. So pero minsan-minsan hindi maiwasan na may masisira talaga. So ganun talaga yun. Ikaw in-upgrade mo yung motor, eh, magkano lang yung motor? Presyo nitong CRF nasa siguro 150 plus o 140 plus. So in-upgrade mo siya, gumastos ka ng mga 50 mil eh, ano yun? Halos wala pang ano. Pagpalagay na natin ano, 200. So 200,000 yung nagastos mo. Ikumpara mo siya dun sa mga big mga race bike na yung built in talaga ng race bike na may limit pa yung oras na paggamit dun, di ba? Sino mas matibay dun? Yung race bike talaga o itong ginamit mo? Syempre yung race bike. Kaya yung mga piyesa natin na aftermarket na gumastos lang tayo ng mga 40,000, 50,000, masisira talaga yan. Ang layo ng diferensya ng presyo. So, ito lang ma-advise ko sa mga Filipino na ano, naghahanap ng matibay na piyesa. Bumili kayo ng ano, yung mga race bike talaga. Kung ayaw nyo masira yung mga motor kasi masisira talaga yan. And, economically speaking naman, kailangan ng ekonomiya ng ibang bansa. Kaya may limitasyon talaga yung pyesa. Pero ganun pa man, nagsisikap din kami na ano, hindi masira agad. Kaya depende na rin sa driver yon. Yung pag-iingat mo at pag-iingat namin, hindi tayo pare-pareho. Marahil sa tingin mo yung pag-iingat mo okay na, pero dun sa mismong sa amin talaga nagkakalkula dun lahat, eh marahil kulang pa. So ito yung motor ko. Yan. So pitch bike yung block natin, 66mm. Stacked lang yung ginamit natin dito. Total body natin is BRT. Then yung TPS natin, BRT. Ito BRT din to. Yung pipe natin, Shopee lang ko lang yan nabili. May ano nga. Pero feeling ko nga kulang pa yung ano ng tubo ng pipe natin. Kulang pa sa laki. Saka yung sprocket natin is ito pa yung ano 56 ata to, tapos 14 dyan. Tingin ko mag-15 ako dun kasi sa cornering kailangan ko second gear yung maialis ko. Siguro. So sakto-sakto na to pampapawis mga doon. Yung gulong ko medyo ano, maliit siya.
100 na 100 'yan ng ano, IRC. So, palitan ko 'yan ng ano, 110 siguro ng IRC din. Yung pipe natin dito is yung canister, arrester natin is ano, EHM. So, papawis ulit tayo mga do. 2,000 years later. So ayun mga do, hanggang dito na lang yung practice natin. Bukan na natin yung gear natin. Goods na goods na siya. Mga dalawang oras lang tayong nagpaikot-ikot sa racetrack. And tamang-tama lang yung pagod natin. Kailangan mabugbog sa practice mga do, kasi may trabaho pa tayo parang bukaan. So, gusto yung CRF natin mga do. Konting tuning na lang to. Possible dito sa minor niya. Kaago buhay siya dito sa minor mga do. So, dito na lang yung video natin. Bye-bye!